Good day, fellow riders. Today's ride is gonna be an epic one. This will be considered as our toughest ride since we had that North to South loop 3 weeks ago. We will going to explore the main highways of the three provinces in the central part of Northern Luzon, namely Ipugao, Mountain Province, and Kalinga. But first, we will have a quick tour to the beautiful and relaxing place of Sagada in Mountain Province, where we would be spending our overnight stay before we proceed to our next stop, which is in Buscalan, Kalinga, home of the legendary tattoo artist or Mamba Batok, Apo Wangod, and continue until the last part of our adventure to the newest highest point in Philippine highway system located in Tinok, Ipugao. So come and join us as we make this once-in-a-lifetime adventure that every adventure rider is dreaming of. And without further hesitations, let's get it on! Hello, good morning mga ka-riders. Dito na ngayon tayo sa meetup natin dito sa may McDonald's Magalang para sa ating long ride dito sa may Sagada. So first time natin pupunta rito, kasama natin si Master David, si Sir Marvin, Sir Al, tsaka yung saasan. Ito. Ito, yun. Si Sir Ryan. So, medyo malayo-layo yung pupunta natin ngayon. Ito yung ating spear. Siya ang bahala sa daan. Kung anong mayayari sa ating... Souvenir sa... Oh, ito. Oh, ito. May binigyan pa tayo ng souvenir. Ito. Saan magaling ito? Oh, may pangalan pa, oh. Oh, thank you kay Sir, ha. Ito. Ito yung mga motor namin. Mapapalaban ang mga motor na ito. Nasa may... Oh, ilang kilometro ba yung Sagada? May 300 yata. May 300. Binigyan tayo ng souvenir galing sa Boracay. Ito, may pangalan pa. Special na pinagawa. Ano pangalan sa'yo, Master? Eight. Ah, ayun, oh. Ito. Binigyan nila. May souvenir na tayo. Hindi pa nga tayo nakakarating doon sa pupuntahan natin eh, may souvenir na kagad tayo. Oh, thank you kay Sir Ryan. Ito, oh, pinagawa niya tayo. Oh, yung sa kanya. Next time na yan, guys. Wala yung sa kanya. Quad loopers lang to eh. Ah, pang loopers lang. Oo, quad loopers. Oo, ngayon. Sa susunod, kasama na siya. Eh, 5 na eh. 5 na eh. 5 musketers na. A few moments later. One eternity later. Hello, good morning. So first stop natin dito sa may Kabanatuan City. Doon sa pinagkainan namin dati nung nagano kami. Dito yun. Sa El Jefe Cocina. So akain na tayo para dire-diretso na yung biyahe. Dahil mahaba-haba pang babakpakin namin. Siguro next stop namin, baka sa dulo na ng Nueva Vizcaya or sa boundary ng Ipugao. So update na lang. Eto na kami. Stopover namin sa may El Jefe. Yung pagkain nila. Yun. May mili na akong ulam. Oo, pa. Mahit yung ulam din namin. Kaya tayo na? Ano? Malayo pa yung barurutan. Up lang!
Nasa bungad pa lang tayo. Pagkatapos ng pagod food, yung pudpuran ng ano, alin, ngayon na masasagad natin sa Sagada. Ah, ito na. South side. Eventually. Dito na tayo sa may boundary ng Nueva Ecija at saka Nueva Vizcaya. Ito yung Dalton Pass. So, mabilis kami nakarating ngayon dahil konti lang yung sasakyan. Di gaya nung last time, tagal namin. Ito. Oh, walang traffic ngayon. Traffic. Sa may Dalton Pass. Ayan na, hi kayo. Nandiyan kayo sa Dalton Pass. Bayan ng Karanglan. Lalawigan ng Nueva Ecija. So ito yung last na bayan ng Karanglan. Last na bayan ng Nueva Ecija, I should say. And this is the first.
2,000 years later. Dito kami ngayon sa may Bambang, Nueva Vizcaya. So, nag-stopover muna kami dito sa may 7-Eleven. Ito yung mga motor namin. Hali, mag-prepare na kami pakiat ng Ipugao. Malapit na, sa may Solano. Itong binili ni Master. Ito kami sa may Bambang, Nueva Vizcaya. So, nagpiprepare kami papuntang Ipugao na niyan. Ipugao, di ba? Oh, dodobli na ba kayo ng mga jacket? Tsama, gloves. Nasabog na tayo sa malamig. Later. Gas time muna tayo dito sa may Bayongbong, Nueva Vizcaya. So yung presyo ng gas nila ay nasa 82.85, San Vida at 83.40 sa premium. So magpupuntang tayo rito bago tayo makyat ng ano. Hours later. Lambot Ipugao. Okay na po, sir. Maraming salamat, sir. Sabi ng checkpoint master, yeah. Natakot yata sa'yo nung sinita ka eh. Ah. So ito, nakarating na kami sa may Ipugao, sa bayan ng Ipugao. Ito ngayon yung Ipugao State University. Yan, may pasok na. Welcome back, freshmen and returning student. So dito yan, sa may Ipugao. Napover muna kami rito bago kami aakyat dun sa may matarik na kabundukan, dun sa may ang babanda yun, sa Banawi. Lakad-lakad muna tayo rito ng konti.
So ito pala yung DOST. DOST Ipugao branch. Ayan. Limang bundok na kami. Limang bundok? Oo. Mga 7 pa. Mamaya makikita niyo yung rice terraces. Ayun. Rice terraces daw. Mamaya. Dito na kami sa may Ipugao. Kung may rice. Ha? Kung may rice. Mag-aanda na kami para sa isang malamig na bankingan dun sa may rice terraces. So far, good naman yung weather. Hindi umulan. Ay, oh, tama si Master, oh. Na-forecast niya yung weather. Dito tayo sa bahay ng mga kuliglig. Narinig mo ba mga kuliglig? Ang lalaki yata ng mga kuliglig na yan. Ha, Master? Ha? Iba yung naririnig mo dito, hindi uni ng ibon eh. Malakas pa sa tulog ng motor ko eh. O ito oh. Parang may menor yung mga kuliglig. Tingnan nyo. Ang lalaki yata ng mga kuliglig dito. Ito, medyo nakakatakot lang. Kumustahin mo, Master, yung mga kasama natin. Kumusta kayo dyan? Kumustahin nyo yung mga kasama natin. Nasaan tayo ngayon? Ay, nasa Ipugao na kami. Doon, Ipugao. Sa Cordillera na. So, ilang oras pa? Mga isang oras na lang. Oh, yun, malapit na. Makikita na namin yung Sagada. So, yung rice terraces muna, no? Rice terraces. Sa Banawe, no? Ano ba? Yung 7th wonder of the world ba yun? Oh, yun. Wow. Kasama. Nadis. Oh. Aming next target. Napalayo na naman yung mga ADB namin. Nakakain kami ng palay ng rice terraces. Palay ito. Mga masulit namin. Nag-prepare namin yung mga sarili namin dahil kailangan matikman yung palay. Ano na yan? Malamig na yan yung pupunta namin, di ba? Yung samayan na yun. Sasagad ka na. Sasagad na. Pero ngayon, eh, mainit pa. Eventually.
few moments later. So napatigil kami dito. Ewan ko kung ano nang sumasakop dito sa bayan ng kiyangan na ito. Dito yan sa Maypugao. Napakaganda ng view there dito. Yun, nakikita mo ron, merong isang river na nanggagaling pa doon. And then may daan din doon. Ewan ko kung nakikita niyo sa camera. Pero ang taas. Mataas na yung lugar na ito. Ito. Punta natin yung mga kasama natin dito. May natuklasan kaming view deck. Ito. So ayun, sa wakas narating na natin yung Banawe. Ito tayo sa may Banawe. Ito, sa may after nung mahaba naming paglalakbay, kami ngayon ay nakakaramdam na ng gutom at pagkapagod. At sa wakas ay narating din namin yung Banawe. Gaano kalayo pa tayo? Oh. Napigito. Potay, nakamatay. Potay lang pa sa Dabay Wangwood. 125. Ngayon, kung hindi ka mamatay, wala ka lang natin. Abot din ka ng 125. Tayo pare? Magandang generation. Magandang pagod. 100 pa? Ano to? Copper? Bali, dito kami ngayon sa may bilihan ng souvenir items. Dito sa may welcome arch na Banawe. So ito raw ay pang long life. Ito ba yung pang long life? Oo, hindi ka naman mamatay pag suot mo to. Ito yung pang long life. So matindi pala. Matindi pala yung kapangyarihan nito. So short life. Wala kang angklet na ganta. Ayan, balisong yan, balisong. Nukot karam din eh. Thank you.
Eternity later. May nakita tayong ano rito, view. Isa siyang matarik na bangin. At napatigil kami dahil nga nagugutom na kami. Kaso wala namang nagtitindang pagkain dito. Ano ba yung tinanong natin? So ito na bali yung tinatawag nilang rice terraces, pero wala kaming makita ng ano. Bali na nakatanim. Hindi ko alam kung bagong ani or meron pang ibang view na pwedeng daan. Kaya siguro ng aliwa atin na Tumeria pa yun eh. Ang site pa lang yan eh. So dito na tayo sa may mountain province. Ito yung boundary ng mountain province at saka Ipugaw. So time check, 1 o'clock nakarating kami dito sa mountain province. Uy shit, hindi pala doon. Nakikita mo yung ulap. Ayun. Bumababa yung ulap. Ito yung sign na nasa mataas na kaming lugar. Wala. Ha? Sea of Clouds. Ito, bisa na kumakan. Pakilaras tao mo eh. Sea of Clouds. So ito, Sea of Clouds nga. Ito, may beauty dito. Tingnan natin. Ha? Thanks to.